Tugod na. Isang masigasig na pagpapakilala sa pangkalahatan. Magandang araw sa lahat. Amin. Kami ang kalimang pangkat na binubuo nila si Bintario Lucy Day, sinugaya ng Mabel Alemania, Sister Leiva Pagal, at Loba Mirimay, Tingkang John Ray, Tingkang Rolando, Sagela Almeida. Gawa ng mga aking pagtatalakay. Sa gawa ang kuna na inilahad o inilatahala ni Anisito F. Silvestre noong 7 Agosto 1990 at ating sabihin ang mga problemang pangkalikusan na inilahad sa kulang ito. Patumbay to F. Silvestre. Makapal na una sa bundok na nakakatawag. Mata naghahanap ang alimong bilang, bumigun sa mga ang kapatanya, at sigaw ng dibdib ang nakakausap. Ngunit kung pasilay, kung isang katman lamang, ang bituin niya ay nagiging katnubay. Parang inilagay ng banal na kanan, o dilag na langin, ang lagi, ang hamang amihan, nagiging harapin na sa ibang bansa, madalas mga nagiging balisa at nangaghahanap ng bagong kaligaya. Ngunit pag-uha, makalawa, nagiging katubay ng madlang pag-asa sa pag-asay buong nasitita. Sa una hanggang sa ikatlong talata, mapapansin natin na inilahad ang problemang pangkalikasan tulad ng greenhouse effect na nagdudulot ng climate change, pollution sa ulo, at matinding pag-ulan. Natatalakayin ni Rolando Tingkang. Pagsisimula. Sa hangin ang hatin ang singaw ng lupa, tubig, tubig at tanim. At di ay may bangus sa madlang tanim din. Dapat limutin at patnubay natin kahit ang anagpagong gunting bituin at akman ng luha bakas ng lagid. Ang sinag ng tala, baya ang patnubay ng tanim at diwa. At ang agos namang lumawa sa luba, kaya ang nababaha ng kahit namaya. Nakakatikin ang adlang tikmaya ay sinanap sa luba. Ulap ang bundok, kaya ang wasakit pa alis ng ano. At ang ilog namang natuyot na lagot, maging dati ilog ng panganang kami. Ang hinding ang araw ng adlang tikmaya at ang analog sa luba. Solusyon sa tubig, solusyon sa hangin, pagkalbo ng tubig. Ang pangkalahat ang problema na yaon na kukwit na nating kain tiilihan sa ilang hirap at sinasa. Ay sulat sa una't pangalawang talata ang kaayusan at pagbibigay halaga sa kagandahan ng kalikasan. Ngunit, naayon naman ang kawalang pag-asa sa pangatling talata. Sa pagkakasunod-sunod ng ika-apat sa ika-anim na kalataan ay papaliwang nangyayari sa aari-aari. Halimbawa na lamang walang sikit na pagtutunod pagpapatayo ng konkretong gusali, pagbungkal ng matatayo gabukirin upang gawing patag para daanan at tayuan ng lalakihan infrastruktura na naglalabas ng di kaaya-ayang kalalabasan. Polusyon sa hangin na maging ang dahilan ay ang walang kayusan at tigil sa pagtapo ng basura na maaaring ikakasira hindi lang sa hangin kundi maging ang patubig. Ilan lamang yaan sa mga sadhi ng problema ang hinaharap ng karamihan na naaayon sa kulang binasa sapagkat nagdadala na ito ng bunga na yaoy nararamdaman ng karamihan. Halimbawa na lang doon ay ang sobrang sikat ng araw, pagkawala sa lalahating sariwang hangin sapagkat nababahira na ito ng nakakasulasok na amoy sa pagsisimula ng ikasunod. At ngayon ay tayo na kumawal sa itasang gawain ang ekosistemismo at mga kaugnay na dito ay mag-aralagay natin ang limang disiplina na may kaugnayan sa ekosistemismo at ang mga dahilan kung bakit ang mga disiplinang ito ay uugnay sa ekosistemismo. Ang unang disiplina ay ang ekosistemismo at cultural anthropology. Sa lenteng ekosistemismo, sinusuri ang ugnayan ng tao at kalikasan na naging bahagi ng palihakan. Magsasalig dito ang mga tema ng pagtutunghin ng palihakan.
magpapala ng mga panganib sa kalikasan na magpapakas ng mga kalikigang bayan. Dahil ang interdisciplinaryo ang pagsusuri gamit ang ekofisismo, papasok din ang pag-aaral ng kultura at antropologiya, aghang panlipunan at science, at iba pang teoryang pampalitikan upang higit na mas malalim ang pagpapahulugan sa mga akda ang pampalitikan na pumapaksa sa kalikasan. Ang pangalawang disiplina ay ang interconnection ng kalikasan at kultura. Sa mga hinakita sa mga akdang pampalitikan, konektado ang kalikasan at kultura. Matatalakay din ang siyensya ng ekologiya at ang kulturang naninibabaw sa lugar na mapapansin sa isang akda bilang sagot sa pampalitikan sa kalikasan bilang aktor sa anumang akda. Ang pangatlong disiplina ay ang ekofisismo at sosyolohiya. Ang mga panulat ay may malaking na itutulong sa paglutas ng usapin tungkol sa kalikasan sa tulong ng mga akdang pampalitikan para maipabatid at maipaunawa ang etikal na pamalaga sa kalikasan sa mga tao para na rin sa kanilang kapakanan. Ang pang-apat ay ang ekofisismo at araling pampalitikan. Ang mga akdang pampalitikan tulad ng pula, sanaysay, alamat at kwento o pagpula na tumatalakay sa kalikasan ay mahalaga sa ekofisismo sapagkat ang mga akdang pampalitikan na ito ay pinaniniwalaang katutulong sa pagtampo ng kamalayan. Ang panglima at panghuli ay ang kalikasan bilang protagonista sa mga akda sa pampalitikan. Ang politikang nagtatanghal ng tao bilang focus ng mga akdang pampalitikan ang karaniwan ng binabasa. Kung paano nang ipag-ugnayan ang tao na kapaligiran ay masasalamin sa maraming politikang lumalabana sa tradisyong patulat maging sa tradisyong oral. Pinapalagay na ang mga politikang oral ay maaaring suriin. Kailangan sa pagtatampo sa tao o bilang aktor, kundi kung nagtatampo naman sa kalikasan bilang pamunahin sa pagkulista ng mga mana. Matapos pag-usapan ang ekokritisismo at ang mga kaugnay na disiplina nito, ngayon naman pag-usapan natin ang ekokritisismo at ang mga salitang maaaring maiugnay o maikonekta dito. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang ekokritisismo? So ito ay ang pagkuna at pagnilay sa mga nangyayari hindi kinais-nais sa planetang daigdig na tao ang responsable. Kung kaya't, maaari nating maikonekta ang salitang kalikasan na kapaligiran. Ito yung mga bagay na hindi nabahira ng teknolohiya. Meron tayong kapaligiran na kalikasan. Ito ay ang mga tanawin sa paligid or mga artificial. Merong panitikan na karanasan ng tao sa kanyang pamumuhay na maikonekta natin sa salitang nararamdaman sapagkat ang karanasan ng tao ay siyang nagdidikta kung paano niya tignan ang mundo, kung magiging antagonista ba siya, kung saan nagdudulot ng kasamaan sa mundo, o magiging protagonista na magbibigay kamalayan sa ating bukas. Hindi din dapat mawala ang ekolingwistika na gagamitin ang wika na nagsasaad ng kaugnayan sa bawat isa. Mayroon tayong pagmana at pagkritik. Ito ay kung paano natin tignan ang mga nangyayari sa ating kalikasan. Gaya ng pagbaha, ano nga ba ang naging dulot nito? Dahil ba galit ang may kapal kaya tayo pinaparusahan? Or dahil sa pagtapon ng basura sa kahit saan? Maaaring ang dalawa. Kung kaya't meron tayong eko-tula, eko-alamat, eko-awit, eko-sanaysay, eko-kwentong bayan, at eko-pelikula. Ngayon naman, akin ang ipapasa kang Binibining Almera. Dumako naman tayo sa gawain 4, ang pagsilip sa unang paraan ng ekokritikong pagsuri. Ang grupo namin inatasang manood ng isang pelikula. Ang pamagat ng pelikulang napanood ng grupo ay The Lorax. Unang katanungan, gumaganap ba ang tagpuan bilang kaligiran o background? O gumaganap ba ito ng mahalagang papel sa sanaysay o kwento? Oo. Bawang gumaganap bilang kaligiran
binigiran ng background. At gumaganap din itong halagang papel sa kalesa yung kwento. At ang puwan sa kwento ay kalikasan ni sila na gumaganap ito ng napakahalagang papel sa pelikula sapagkat ito ang nagiging focus o sentro ng pelikula na palaging sinukuhanan ng pansin. Ang pangalawang katanungan naman, kung ito ay gumaganap ng halagang tutulin, gaano kahalaga ito sa pag-uon ng kwento sa lensay? Sa pag-uon ng kwento, napakahalaga ng kalikasan doon dahil ang istorya ng kwento ay tungkol sa nasisirang kalikasan at pilit nila ito kung binubuhay at balik sa dati nitong kasaganahan at kasiglahan. Ang nasirang kalikasan ay ang focus sa kwento, kaya napakahalaga nito sa pag-uon ng istorya. Ang pangatlong katagungan naman, kung ang pisikal na tagpuan ng karakter ng teksto, paano ang ilalarawan? Ilalarawan namin itong walang kabuhay-buhay dahil ang makikita sa lugar ng mga bagay at wala ang makikitang puno kahit isa. Wala kami nakikitang puno kahit isa. Wala nang lahat ng puno at wala nang magsisilbing magagandang tanawin sa nangyayaring pagpuno ng mga kaso. Kaya ni dumako naman tayo sa pang-apat na tanong. Paano natutuhan ang kalikasan ng mga tao sa pelikulang napanood nila? Para sa amin, natutuhan ang kalikasan dahil sa pera, kaliwanag. Hindi lahat ng tao ay may mabuting hangarin na may magandang kinabukasan ang ating kalikasan. Sapagkat, merong iba na mas na mag-isip nilang sa iyong sapakanan kaysa sa kabuti ng panlahat. Kaya, masabi ko na natutuhan ang kalikasan dahil sa pera. Kung saan, puto nilang lahat ng puno upang magpatayo ng isang negosyo at sila naging mayaman. Panglimang tanong, paano natutuhan ang tao ng kalikasan batay sa pelikula? Batay sa pelikula, natutuhan ang tao ng transfer na itayo ang kumpanya ni owner na bumita ng hali bilang produkto dahil sa kawalan ng puno. At ang produkto ng mga puno ay dahilan din sa maitim na uso na magdulot ng pag-init ng mundo. Sa madaling salita, ay ang mga tao ay natutuhan ng kalikasan dahil hindi nila ito inalagaan ng ayos. At ikang-anin na tanong, paano responsable ang tao ng kalikasan batay sa pelikulang natanood? Responsable ang mga tao sa kanilang kapaligiran sa pelikulang natanood. Ang itinutukoy namin na responsable at ang kanilang pamilya. Kanila na ipinaglaban sa tema o kung paano ipinagbawal ang pagtanong ng binhi. Ang ginawa nila ay kundin inspirasyon sa mga tao. Ginawa nila ang tama at sa ikabuti ng panlakas. Kahit may maraming mga pagsubok ang dumating sa kanyang buhay, sila ay magsasimpay pa rin. Kaya ako naniwala na ang pagbago ay nagsimula sa sarili upang magka-inspirasyon ang ibang tao at bigyan sila ng katalan na isa iba ang kalikasan. Bago po ito tatapusin, may kasabihan, maging malungkot ang tadhana ng tuluyan at hinayaan at masira ng mga isa iba. Maraming salamat po. Ang susunod na katanungan ay, anong tanong ang usbong sa isip mo tungkol sa mga interaksyon ng mga tao sa kalikasan? Ang mga tanong na naisip namin habang napanood ang pelikula ay bakit kailangan pa nilang sirain ang kalikasan? Hindi ba nila alam ang kanilang ginagawa ay masama? Bakit mas importante sa kanila ang pera at naisip lamang ang sariling kapakanan kaysa kapakanan ng sanlibutan? Ang susunod na katanungan ay ang mga teksto ang naghahatid sa mga mambabasa sa interest sa kalikasan o sa mga taong karakter lamang batay sa panapanood mo. Ang teksto ang naghahatid sa mga manonood ng interes sa kalikasan sapagkat ang pelikula na amin napanood ay naghahatid ng mga manonood ng pakiramdam na gustong mahalin at protektahan ang kalikasan sa lahat ng paraan. At dahil sa pelikulang ito, napagtanto namin ang mga manonood ang kahalagahan ng kalikasan sa mga tao. At ang panghuling katanungan,
ang panitikan ba ang nagpapaunlad sa kamalayan ng mga mambabasa sa kalikasan ng mundo batay sa pelikulang napanood mo? Oo, dahil sa pelikula, naghahatid ito ng kamalayan sa mga tao sa dapat mahalin at protektahan ang kalikasan dahil ito ay kailangan ng mga tao sa masaya at masaganang pamumuhay. Namulat ang mga tao sa katotohanan kung gaano kaimportante ang kalikasan. Ang aming napanood ay lubhasang nasira. Ang lahat ng kalikasan, lahat ng punong kahoy ay wala na at wala nang tahanan ang mga hayop. Dahil dito, mas nakita ng mga manonood ang nangyari sa kalikasan na unti-unti itong nasisira at nawawala dahil sa pagiging huwaran at pagbabaliwala ng likas yaman. Sa kabuuhan, aming napagtanto kung gaano kahalaga ang ating kalikasan sapagkat dito nakadepende ang ating magiging bukas. Kung kaya't magiging sundalo tayo sa ating likas yaman upang ito'y uusbong at magbibigay pa ng maraming kasiyahan sa atin. Hindi dapat tayo masilaw sa pangmadaliang kaligayahan kontra sa pangmatagalang kasiyahan sa lahat. Yun lamang at maraming salamat sa pagkikinood sa aming pag-uulat. Kami po, Team Dorax. Maraming salamat at magandang araw sa lahat.